Pero pumasok sa aking isip, mga kapatid, bakit si Jesus hindi nagdiritso pagpunta sa sanlibutan? Dumaan muna sa sinapupunan ng ating mahal na Birhen Maria. There is a significant. Kung ang Panginoon ay dumaan sa sinapupunan ni Mama Mary, kung dumaan muna siya sa kay Mama Mary bago magpunta sa atin, makatwiran, nadadaan muna tayo sa nanay ng ating tagapagligtas bago tayo lalapit sa ating tagapagligtas, ang ating Panginoon Jesucristo. Doon ko naka-realize, parang hindi maganda itong sa amin. Memorize namin ang mga verses sa Biblia, ngunit nag-develop kami ng galit kay Mama Mary. Sana yung na-realize ko noon, mga kapatid, sa pastor, na dumami na ang kaalaman namin sa Biblia, mas lumalim ang pagrespeto sa babaeng nagmamahal at nag-aaruga ng ating Panginoon. Ngunit mas lalong araw-araw kami nag-Bible study, mas lalong lumalim ang aming galit laban sa inay ng ating Panginoong Jesucristo. Kinukumpara ko, kung ito ang mga Katoliko, ito ang mga hindi Katoliko, mga born again, magsabi, si ang Katoliko, 30% lang ang kaalaman sa Biblia. Ito mga born again, 95%. Ngunit, inaway nila at binastos ang aking nanay. Sinong pipiliin ko? Itong kunti lang ang nalaman, ngunit rinirespeto ang aking nanay, o itong maraming nalaman, bastos, binastos ang aking nanay? Ang pipiliin ko ang Katoliko, sila ang paunahin ko pagpasok sa langit dahil rinirespeto nila ang aking nanay at ginagalang ang babaeng nagmamahal at nag-aaruga sa akin. Doon ako nakarealize as a pastor. Ngunit I keep it in my heart because my tatay is also a debater. Pero alam niyo noon, makipagdebate kami pero makahiring kaming Katolik Pilipinder, hindi na kami magpunta. Then mag-usap-usap lang kami, wala na tayong makuha niyan. Katolik Pilipinder na yan. Wasting money and time yon. Pabayaan na yan. Dito tayo sa mga bata na Katoliko. Dahil ang mga bata na Katoliko, kunti pa ang nalaman, madali pang makonvert. Pero itong mga Katolik Pilipinder, isang buwan, marami na nalaman, hindi pa makonvert, naubos ang oras sa kapira mo, pabayaan mo na yun sila dyan. Dito tayo sa mga estudyante. That's why estudyante ang focus namin. Ngunit mga kapatid, nakita ko na ang role ni Mama Mary, the mother of God, bakit Diyos? Doon ko nakarealize. Yung tinanong ako ni Father Domingo topic sa pardo, paano mo yan naiintindihan? Na siya ay nanay ng Diyos dahil ang lumabas sa kanyang sinapupunan Diyos. Ang pinanganak niya Diyos, Emmanuel, kung ang lumabas sa kanyang sinapupunan, nagiging kapitan, inay siya ng kapitan. Ang lumabas ng kanyang sinapupunan, Diyos, inay ng Diyos. Amen? Now, yung nakita ko yan, sa aking pagmuni-muni, nakita ko ay discovered in the Bible, biblically speaking, na Mama Mary has participated in the plan of salvation. Sa amin, wala. Si Mama Mary, wala. Walang kwenta, walang halaga. Yung tiningnan ko ang nakasulat sa Biblia, na he was informed, and the angel Gabriel in Luke chapter 1 verse 26 greeted Mama Mary, "Hail favored one, the Lord is with you." And Mary was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greetings this might be. But the angel said to him, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive and bear a son, and you will he shall be named Jesus, and the Lord God will give him the throne of David his father, and his kingdom there will be no end." Doon ko nakita na si Mama Mary pala ay ang kaniyang role napakalaki sa Biblia. Pero kaming mga pastor, we skip always Luke chapter 1. Doon ko na-discover na ang ganda sa simbahang Katoliko, hindi lang may Diyos Ama na nagmamahal sa atin, mayroon pa ring nanay na nagmamahal sa atin in the person of the Blessed Virgin Mary. Kami walang nanay. Hinahanap pa namin ang nanay namin. Tinitiwalag na namin ang ibang nanay. Hinahanap pa namin ang aming nanay. Hanggang ngayon, hindi pa namin nakita. Dahil sa simbahan, hindi pwede walang nanay. And I realize, in my prayer, before accepting the baptism of the Catholic Church, na ang unang inay na si Eve abandoned her responsibility
as a mother of all the living. Ngunit ibinigay ng Panginoon si Mama Mary na magiging nanay sa ating lahat dahil hindi man natin maintindihan ang pag-ibig ng Diyos kung walang nanay na nag-aaruga sa atin. Amen? E kaming mga born again, walang nanay, walang mama. Doon na lang kami sa auntie. Auntie na lang kami lumapit dahil walang mama. Kumplito ang Katoliko. Doon ko nakita. So, yung pagtingin ko sa encounter ni Elizabeth at sa kanyang Mama Mary, yung sabi ng Biblia, and when Elizabeth heard Mama Mary's greetings, the infant in her womb leaped for joy, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Elizabeth shouted, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb. Why is it allowed to me that the mother of my Lord will visit me? Because when I hear the sound of your greetings, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you, Mary, who believe that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled." And Mama Mary answered, "My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for he has mindful of me, the humble state of his servant. Behold, from now on, all generation will call me blessed." E kami mga Protestante, mga born again, hindi kami tumawag na blessed si Mama Mary. Kami lang ang generation na tumanggi tatawag. Delikado kung saan kami galing, di ba? All generation will call me blessed. Ang generation ng born again, mga Baptist, hindi tubawag na blessed. Delikado doon ko nakita, delikado kami. And another analysis na akin nakita, the first mother encountered the devil and the first mother was defeated by the power of the devil because she listened to the words of the devil. But the second mother will accept the challenge. In that second challenge, the Almighty God assured us that the second mother will defeat the dragon. According to Genesis chapter 3 verse 15, "I will put enmity between you and the woman, between your offspring and your offspring. You will strike at his head, but he will strike at your head." Yung nakita ko yun, mga kapatid. Bangayan si Mama Mary at saka si ang dragon, mag-away sila. Sabi ko, "Lord, saan kami papanig?" Yung kinuklos ko ang aking mata, nakita ko na ang lahat ng mga Katoliko doon sa likuran ni Mama Mary habang nakipaglaban siya sa dragon, lahat ng mga Katoliko. Pero I close my eyes again, nakita ko ang lahat ng mga born again doon sa likuran sa dragon. Nakinabahan ako. Then imposible man na doon kami sa panig ni Mama Mary dahil sa picture pa lang sinunog na namin. Imposible kung doon kami papanig kay Mama Mary. Yung I close my eyes again, parang doon kami sa likuran ng dragon. And I realize in my analysis, not in this second encounter of the second mother and the dragon, Jesus Christ will use all His power that His mother will not be the second victim again against this monster that victimized many children of the Catholic Church. That's why tayong mga CFD, mga converted pastors, ako sa aking buhay, I spent more of my times na pupunta sa mga pinaka-Lewis level para ipaliwanag sa kanila ang katotohanan, para maibalik sa simbahan na itinatag ng ating Panginoon, walang iba kundi ang simbahang Katoliko.